Nung bata pa ako, kapag tinatanong ko ang mama kung saan siya lumaki, sasabihin niya sa akin, doon, sa Baryo Mulawin. Isang lugar na napakalayo. Isang hakbang mukbat. Nasa impyerno ka na. Lumayas ang mama sa Mulawin bago ako'y pinanganak. Pero kailanman hindi na siya nagbalik. Pero hindi niya makalimutan ang lugar. Paulit-ulit habang lumalaki ako, ikinukwento niya sa akin ang mga nangyari sa Mulawin. Hanggang sa mga detalye, mga mukha, ay nakatikit na habang buhay sa aking alaala, di matanggal-tanggal. Mahigit 500 ang populasyon ng Baryo Mulawin. May namamatay. May ipinanganganak. Pero sa loob na nagdaan 50 taon, ay halos di nagbago ang bilang ng mga tao doon. Bihira ang mga pagbabago sa Baryo Mulawin. Minsan lang, ayon sa mama, nabuhay ang Baryo Mulawin. At ito'y nang unang dumating doon ang mag-asawang Narsing at Puring. Magsisi kaya si Puring na napadpad siya sa miserableng lugar na iyon. Kung mahuhulaan niya ang malagim na kapalarang naghihintay sa kanya sa baryong yun, aatras kaya siya.
Sige ho, saka na lang. Kasi ho, magmamano pa kami kay Itay. Iba na ang taga-Maynila, no? Hindi na maimbita. Siguro, umasenso ka na sa Maynila, ha, Narce? Hindi naman, ho. Mampekto. Mabuti't naisipan mong bumalik dito, Narceng. Oo. Magbabakasyon lang ho ako dito ngayon. Kamusta ka, Suling? Hindi mo ba kami pakikilala dyan sa kasama mo, Narceng? Siya nga ho pala. Si Puring, asawa ko. Si Mang Pekto. Si Aling Rusing. Si Suling. At si Mang Bino. Si Goryo. Pipit bingi yan, huwag niyong pansinin. Taga Maynila rin ba siya? Oo. Sige, tutuloy na kami. Paalam na ho. Kuya Narcing! Doray! Doray! Kuya! Doray, si... Ano't naisipan mong magbalik? Tatlong taong kang nawala. Ngayon ay basta ka na lamang susulpot. Tatlong beses ako sumulat sa inyo. Pero hindi niyo ako sinagot. Bakit ko sasagutin ang isang simbergwensang anak? Saan ka tumira? Sa Maynila ho. Kung saan-saan. Nagtrabaho ako noon sa distilleria. Pero natanggal ako at pagkatapos yun... Hindi pa kita pinauupo. Natapos yun. Trabaho ako sa isang tabakalera. Iba't ibang pabrika ho ang napasukan ko doon, pero wala ho nangyari sa akin. Nagbalik ho ako para humingi ng tulong sa inyo. Hindi mo naisip yan ang magpunta ka noon sa Maynila? Gusto ko hong tumayo sa sarili kong mga panoon. Naghirap ka, Kamo. Pero ang dami mong pasalubong sa amin.
ganyan ba mamustura ang mga trabahador sa Maynila? Si Puringo, asawa ko. Siya ho ang bumili ng lahat ng ito. Isa ho siyang dispatsyadora sa eskolta. Ba't may diferensya ka ba sa mata? Dati ho, pero magaling na ho ngayon. Kaya husay-husay ng buhay mo rito noon. Pinili mo pang maging palaboy sa Maynila. Yung niluluto ko, titingnan... Diyan ka lamang, Doray! Siya ba ang napangasawa mo? Opo. Si Puring. Purita Galbeso. Puring, magmano ka kay Tay. Kailan kayo ikinasal? Itay, baka gusto na huwag kang sumabad, Doray! Naseng! Noong Disyembre ho, ginastusan ho kami ng mga kaibigan namin. Pasko kasi. Ang kanyang pamilya? Nag-iisa na lang ho siya sa buhay. Taga Maynila ho siya. Namatay ho sa isang aksidente ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Despatsyadora ka mo siya? Opo. Kung ano-anong mga kwentong naririnig ko tungkol sa mga babaeng Maynila. Bakit mo pinakasalan ang anak ko? Mahal ko po siya. Ilan taong ka ba? 18 po. At sa edad mong yan, alam mo na ibig sabihin ng pagmamahal? Wala naman po sa edad ang damdami ng tao. Marunong sumagot. Hindi ako sanay sinasagot. Nagtatanong po kayo. Marami palang natututunan sa pagdedespatsyadora. Maaga po akong naulila. Kaya't maaga ko rin natutunang magtrabaho. At mamuhay ng mag-isa. Sinabi ba sa'yo ni Narsing na kamukhang kamukha mo ang kanyang ina? Hindi ko kailanman pinalayaw ang aking mga anak. At wala akong nakikitang dahilan upang magbago ngayon. Narsing. Po. Habang narito kayo sa poder ko, magtatrabaho ka para mabayaran mo ang inyong pagkain at pagtira dito. Paminsan-minsan, ang kuya lang dito ang nakakapag-rebelde sa itay. Ang dinala niya ay isa pang rebelde. Sinabi ko lang naman ang nasa isip ko eh. Di ba mas mabuting kung minsan di na sinasabi ang nasa loob? Nung bata pa ako, marinig ko lang tumikim ang itay sa labas ng kwarto ay nanginginig na ako. Ang nakita ko hindi matapang na tao. Ang nakita ko'y malungkot na tao.
ang inay. Para kaming magkapatid. Para kayong iisa. Nang mamatay ang inay, isang bahagi na rin ang itay ang namatay. Tumigil siya sa pagiging kabesa. Napabayaan ang aming mga lupa. Naging bugnutin. Sa palagay mo kaya, niligawan ako ni Narsing dahil... Hindi. Nagkataon lang siguro. Mahal ng kuya ang inay. Mahal na mahal nilang mag-ama ang inay. Parang meron silang tatlong isang maliit na taigtig na tinapapasok ng iba. Maski ako. Ang mamahal siguro ng mga damit mo. Kung may magkasya sa'yo, sa'yo na lang. Bugbugin pa ako ng itay. Saka magagalit si Minardo, ayaw ng asawa kong nagbibihis ako. Maganda ba sa Maynila? Lagi masaya. Laging magulo. Ngayon pa nga lang ay hinahanap-hanap ko ng mga ilaw sa Maynila. Mula nang isilang ako, hindi pa ako nakatuntong sa labas ng Mulawin. Sa'yo na ito, maski di mo'y suot. Itago mo na lang. Salamat. Hipag. Siya nga pala. Huwag kang masyado maglalapit sa mga taga rito. Kalit sila sa amin. Bakit? Bago tumigil sa pagkakabesa ang itay ay naghigpit siyang lalo. Nahuli niya nagdispalko si Mang Pekto at pinatanggal niya sa trabaho. Ganon din si Mang Bino. Nagkaroon siya ng kaso ng pang-aabuso sa isang estudyanteng babae. Puring sumumpa ka.
Anuman ang mangyari, walang ibang lalaki. Mula ngayon, sinusumpa ko. Ikaw rin, sumumpa ka. Hindi na kailangan yan. Hindi ako marunong umibig sa ibang babae. Doon tayo sa manggahan. Pagkatapos, alam mo na. Ang haharot. Wala nang ginawa kundi maghawakan ng kamay sa publiko. Ay, Suling, kung ako ikaw eh, kakalimutan ko na si Narsing. Magkakaroon tayo ng maraming mga anak. Ang mga babae, papangalanan natin Purita. Ang mga lalaki, Narciso. Eh, bakit pare-pareho? Para malaman ng lahat, kahit saan sila magpunta, na mga anak natin sila. Mga anak ni Narsing at ni Puring. Dito kayo. Ako nakapag-aral. Ayaw ni Itay. Bakit? Wala raw silbiang edukasyon sa babae. Tutal, mag-aasawa rin daw ako. Nung pilitin ako ng Itay pakasal kay Minardo, naglasing si Jose. Sino Jose? Ang dati kong kasintahan. Huwag mong ipagtatapat kahit kanino po rin. Pero si Jose pa rin ang napapanaginipan ko lagi. Siya pa rin ang naiisip kong katabi sa pagtulog. Eh, nasan siya? Nasa Kapitolyo. Eskribyente siya sa korte. Ba't di mo siya puntahan kung siya pa rin ang mahal mo? Hindi ko magagawa. Papatayin ako ng Itay. Narsing? Suling! Kumusta ka? Umaasa pa rin babalik ka. Nagbalik na ako. Sa akin. Ha? Suling, hindi ako nangako. Nakalimutan mo na ba kaagad ang kamali? Maghapon tayo doon. Eh, nabigla ako noon eh. Kamamatay lang ni inay noon. Nalulungkot ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Mabait ka. Nadala ako. Hindi pa rin ako nagbabago. Wala akong damdamin para sa iyo, Suling. Dahil ba mas matanda ako sa iyo? Mahal ko si Puring. Pero noon, kung ano man ang nangyari sa atin noon, ayoko na maalala. Patawarin mo ako, Suling. Aray! Hindi yata talaga ako pambahay, Doray. Nagmamadali ka kasing matuto, eh. Ha,
Nagustuhan ang ko sinabi mo. Hindi ko makakalimutan, Bustig. Padre, ipapatid ko na lang ang aking direksyon. Ikaw ang bahala. Abadoray, kumusta ka, Iha? Mabuti po, Padre. Puring, maligaya ka rin ba dito sa aming lugar? Hindi ko po alam, Padre. Ba? Eh, bakit hindi mo alam? Ang kaligayahan ay hindi inaalam. Yan ay kusang nararamdaman ng isang tao. Aba, dapat kang matuwa na ikaw ay napabilang sa pamilya nitong si Gustin. Padre. Hindi ba? Bueno, ako'y lalakad na. Hey, este yung donasyon. Ay, huwag kayong mag-alala, Padre. Ahatid ko na kayo sa tarangkahan. Oh, eto na si Goryo. Doray. Ha? Sigurado ka bang pipitbingi yan? Oo, bakit? Kung makatingin kasi, para bang alam niya lahat ang mangyayari? Mula daw ng ampuni ng baryo yan, ganyan na yan. Itinapon ng mga magulang nang malamang may depekto. Walang pumapansin sa kanya dito. Halos buong linggo nagtatrabaho sa Kapitolyo si Narsing. Unting-unting hinahanap ni Puring ang Maynila. Bakit? Kailan tayo babalik ng Maynila? Ba't ka nagtatanong? Mamamatay ako sa pagkainip dito, Narsing. Para akong nakakulong dito. Baka sa isang taon pa. Ngayon na. Hindi pwede. Bakit hindi? Basta hindi! Natatakot ka, no? Natatakot kang bumalik sa Maynila. At baka matalo kang muli. Takot na ako, takot. Basta hindi tayo alis dito. Isama mo ako sa Kapitolyo. Ano naman ang gagawin mo ron? Gusto kong may mangyari sa sarili ko, Narsing. Wala akong silbi dito sa bahay. Ganyan talaga mga babae. Tumulong ka na lang dyan kay Doray. Wala akong hilig sa mga gawaing bahay. Pag tinutulungan ko si Doray, lalong tumatagal ang trabaho niya. Oo, eh, masasanay ka rin. Ayokong masanay na kagaya ni Doray. Ano ibig mo sabihin? Hindi na ako makahinga dito sa bahay, Narsing. Ni ayaw mo akong palalabasin kung hindi ka kasama. Para akong nakakulong dito. Baka pag-interesan ka pa ng mga binata dito. Kaya mabuti na umiiwas sa tukso. Wala kang tiwala sa akin. Hindi pa ako nagkakasalay. Iniisip mo nang gagawin ko. May lalakarin pa ako, Puring. Tsaka na tayo mag-usap. Tatlong araw ako naghihintay para kausapin ka. Bakit panahon mo lang ang dapat pagbigyan? Alam ko kung magaling kayo sa negosyo. Kahit ano yata, kaya niyong ibenta. Mukhang may binabala ka, Hanal Singh. Yung lupang mamanain ko kay Itay, gusto ko sanang hingin sa kanya. Kailangan ko na malaking puhunan para makapag-negosyo sa Maynila. Ah, ganon. Sabagay eh, marami na rin pinentang lupa sa akin noon, si Gusting. Pero alam mo bang, hanggang ngayon may hidwakan pa kami? Alam ko. Ipale, tutulungan kita. Salamat, Humang Pekto. Kung saan-saan pabrika ako nagtrabaho noon. Parang hagdanan. Kaya lang ako, pababa ng pababa sa hagdan. Dahil sa pagkagutom,
Nagtrabaho ko sa isang pabrika, mas masahol pa yata sa hayop ang trato sa mga trabahador. Isang hapon, tinamaan ng welding ang mga mata ko. Tinakbo nila ako ng ospital, pero hindi binayaran ng pabrika ang pagkaka-aksidente ko. Naisip ko na umuwi dito. Pero natalo ako ng hiya. Magbuhat nun, nagpalaboy-laboy na ako. Kung saan-saan. Hindi totoong nakakalat ang ginto sa mga kalsada ng Maynila. Isang hakbang na lang. Isang tulak na lang. Kakapit ako sa patalim at papatay upang mabuhay. Hanggang sa minsan, ay hinimatay ako sa gutom. Dahil puro tubig laman ng tiyan ko. Ayaw naman ako tanggapin sa ospital dahil wala naman daw ako sakit. Tapos, nakilala ko si Puring. Nakita niya akong halos nakalugmok sa kalsada. Inilagaan niya ako. Pinataba. Pinakain. Dinamitan at minahal. Siya rin noon nagsabi sa akin na bumalik na kami dito. At humingi ng tawad sa inyo, Itay. Narsing, pumirmi na kayo rito. Hindi ko pwede, Itay. Nagpapahinga lang ho ako dito, Itay. Nabalian lang ho ako ng pakpak na sa Maynila. Babalik din ako. Siguro'y pagkalipas na isang taon. Kailangan matalo ko Maynila, Itay. Kailangan may mangyari sa akin doon. Pareho nga kayo ng inay mo. Puno ng walang silbing pangarap ang inyong ulo. Lalabas ka ba, Puring? Hindi ho. Sinusubukan ko lang ho mag-ayos. Ewan ko kung anong pumasok sa isipan ni Puring. Pero isang umaga, nag-ayos siya na akala mo ipapasok sa dati niyang trabaho bilang despachadora. Ay, pagpaumanin ho, Mang Bino. Wala ka naman, Puring. Saan ba punta mo? Gusto mo bang samahan kita? Huwag kang matakot. Siguryo lang yan. Bino! Puring! Dan muna kayo!
Dalia, kumuha ka muna ng mga inom doon sa loob, ha? Uy, tuloy muna kayo, tuloy kayo. Katatapos ko lang magpaani doon sa akin, manggahan eh. Tuloy. Maupo muna kayo, maupo kayo. Oh, yan. Kaya kami nagsasaya ngayon eh. Makain mo muna. Lagay mo na lang dyan. Yan. Si Rosing. Yan at ang kanyang mga pamangkin, sila ang tumulong sa akin pag-ani. Mabuti naman, lumabas ka rin ng bahay. Ha, Puring? Ano naman ang ibig mo sabihin, Mang Pekto? Lumalabas naman si Puring, ah. Kasama si Narsing. Ganun din yun. Ang ibig ko sabihin, eh mabuti't pinayagan ka ng gwardiya sibil mo. Ha? Puryo! Tigilan mo nga yan! Oy, Kipuring kaya. Puring, baka naman pwedeng pagbigyan mo kami. Hindi pa ho ako nakakatikim ng serbesa. Huwag mo sabihin. Sa trabaho ko sa Maynila, eh, hindi ka pinaiinom ng mga parokyano mo. Ha? O anak. Konting pakonsuelo naman para sa amin. Huwag niyo pilitin kung ayaw. Masyado ka kasing maaagad sa babae. Tapos susungo ka agad. O ito. Inumin mo. Busi mo. Yan. Oh. Inilom. Oh. 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 Narsing! Bigyan mo ko na kayo yan, ha? Ha? Anong ginagawa mo kay Mang Pekto? Doray, paano namatay ang inay niyo? Sa pamilya na lang namin yon. Isa na rin ako sa pamilya niyo ngayon. Nagpakamatay siya. Ano? Silosong itay. Maski walang kadidahilan, kinukulong niya ang inay. Di nagtagal ay gumanti ang inay. Naglalabas. Nakipagkaibigan kung kani-kaninong lalaki. Kumalat ang malalaswang balita. Isang araw, sa galit ng itay, ay hinubaran niya ang inay at kinaladkad sa publiko. Kinaumagahan, natagpuan namin nagpakamatay ang inay. Nagbigti sa may bodega ng palay sa ibaba. Nakakamison lang, may hawak-hawak na rosaryo sa kamay. Paulit-ulit ay gano'n na nangyari sa kanila. Sa biglang bukso ng selos ay sasaktan ni Narsing si Puring. Pero pagkatapos ay hihingi siya ng tawad. Magsisisi, di nauulit. Kuminsan ay parang bata si Narsing. Kuminsan ay parang matanda. Minsan ay parang ama siya kay Puring. Minsan ay manginggibig nito. Thank you.
Bernardo, bakit ilan lang yung gumagapas doon? Akala ko ba yung mahigit na loob po sila? Marami po akong pinasabihan. Hindi ko po malama kung bakit hindi nagsidating. Sabihin mo sa lahat, ha? Ayoko nang may namumulot sa patio. At kung sakaling may basang palay, iwalay na. Oo. Sige. Narsing, hanggat maaga, dapat matutunan mong trabaho ni Bernardo. Balang araw, mapapasayo ang lupang to. Hindi ako bagay dito sa lupa, itay. Anong katarantaduhan yung sinabi mo? Isa kang asendero. Dito ka sa lupa, lumaki at tinubuan ng sungay. Ang totoo niyan, matagal ko na hutong ibig sabihin sa inyo. Kung pwede ko sanang mahingi na yung mamamana kong lupa. Yun naman ang tunay na dahilan ng pagbalik ko dito sa Mulawin. Anong ibig mong sabihin? Nagkausap na ho kami ni Mampekto. Ipagbibili niya raw sa iba ang anumang mamamana kong lupa sa inyo. Kailangan ko ng malaking puhunan, itay. Magninegosyo ako sa Maynila. Kung ano-ano na ang ginawa sa'yo ng punyetang Maynilang yan, hindi mo pa rin makalimutan? Kaya nga hindi ko makalimutan, itay. Kailangan ko makabawi doon. Nang dumating ka, natuwa ako. Parang binigyang buhay uli ang kabahayan. Yang sina Bernardo at Doray, pareho namang walang diferensya, hindi magkaanak. Mag-anak kayo ng marami ni Puring. Punuin niyo namang apo ko itong mga lupain to. Huwag na kayong umalis. Sinuway mo na ako nang di mo tapusin ang iyong pag-aaral. Sinuway mo na naman ako nang magpunta ka ng Maynila. Pagbigyan mo naman ako ngayon, palalawakin natin uli ang ating bukid. Bibili natin uli kay Pekto ang ating mga lupain. Yang Pektong yan, matagal ko lang hindi kinakausap, pero kakausapin ko uli ngayon. Naging matalik na kaibigan ko din naman yung walang hiyang yan, eh. Ikinalulungkot ko, itay. Ako't si Puring. Hindi kami para dito. Yang asawa mo, kailangan bantayan mo. Habang nagtatagal, kumikilo siya ng katulad ng inay mo. Wala pa ba yan? Paano nangyari yun? Ang tagal na nating kasal, wala pa rin. Sigurado ka ba hindi mo pinipigil? Bakit ko naman pipigilin? Importante sa akin ang magkaanak. Ang naalala ni Puring ay ang sabi ng kanyang ina nung bata pa siya. Ang mga lalaki ayon sa kanya ay lumalaki, nagkakuti. Ina ng lahat ng mga lalaki. Isang araw ay dumating ang mga bulaklak. Araw-araw sa tuwing bagong sumapit ang orasyon, ay may nagtatapo ng bulaklak sa kanyang kwarto. Kung ano-anong paraan ang ginawa niya upang mahuli ang nagtatapo ng bulaklak. Pero di siya nagtagumpay. Inilihim niyang lahat, lalo na kay Narsing. Iisa ang pinagsususpetsahan niya, si Goryo. Naging interesado siya sa buhay nito mula noon. Naisip niyang magkapareho sila ng kapalaran. Kapwa sila estranghero sa malungkot. Kapwa nag-iisa.
Maski katabi si Narsing, ay si Goryo na ang naiisip niya. Nakawawa naman ito na kailangan ito ang tagapag-alaga ng ina. Asawa rin. Anak. Maraming anak. Ako? Eh, sino bang may sabi sa'yo na konting ensayo mo lang, eh, makakapagsalita ka na? Si Maestrumbino? Si Consel Pecto? Huwag ka maniniwala doon. Niluloko ka lang ng mga yon. Santo, amen. Dami langaw. Pray, ano nangyari sa mukha mo? Thank you.
Tinitignan niya lagi bawat bahagi ng katawan nito. Ang mga mata, pisngi, leeg, kamay, binte, inaamoy, na para bang maaamoy mo at makikita ang pagtataksil. Hindi kita pinipilit maniwala, Narsing. Pero bantayan mo si Nagorio at Puring. Mula ng pagkabata ko ay ikinulong na ako ng Itay sa lahat ng gusto niya. Wala pa akong nagawa sa buhay ko na hindi niya pinayagan. Sapagkat siya ay ama mo, sa loob ng inyong tahanan, siya ang iyong Diyos. Ganyan din po bang ipinayo niyo sa aking ina kaya siya nagpakamatay? Anong ibig mong sabihin? Ang ina mo'y isang masamang babae. Kung kani-kaninong lalaki siya sumama. Nang siya'y magsadya sa akin ay pinamukha ko lamang sa kanyang-kanyang mga kasalanan. Hindi ko po sinasadya ang nasabi ko, Padre. Ikaw na po rin. Hindi na. Nagbago na isip ko. Hindi, Kuya. Hindi ko nakikitang pumupunta si Puring kay Goryo. Sinisiraan lang tayo ng mga kababaryo natin. Kapag nakikita ko kayo, naiisip ko, pareho tayong nakakulong sa patay ng pag-ibig. Nang mamatay ang inay ay namatay na rin kayo. Nang mawala sa akin si Jose ay di ko na rin ginustong mabuhay pa. Pero ang inay ay hindi na maaaring magbalik itay. Si Jose ay buhay pa, maaari pa akong mabuhay. Paano si Menardo? Mabait siya itay. Pero di ko siya talaga matutunang mahalin. Sige na, Itay. Pupunta ako sa Kapitolyo. Hahanapin ko si Jose. Kapag ginawa mo yun, parang pinatay mo na rin kaming lahat. Punyeta, Elena. Bakit mo ako iniwan? Si Narsing? Nasa Kapitolyo ho. Si Narsing, pinababayaan ka. Alam ba niyang kaarawan mo bukas? Oo. Oh, paano niyo ho nalaman? Sinabi sa akin ni Doray, eto, ito ay mga damit at mga alahas ni Elena. Sukat mo. Sukat mo para sa iyong karawan. Ang damit na yan ay sinuot ni Elena nung huli naming anibersaryo.
hindi na niya ginamit uli para huwag na raw masira. Ganyan-ganyan si Elena noon. Patawarin mo ko, Elena. Gusto ko nang mamatay. Kanina, nagpaalam ako sa trabaho ko sa Kapitolyo. Bakit? Bilang paghahanda natin sa pagbabalik sa Maynila. Totoo? Salamat, Narsing. Maraming salamat. Natatakot pa rin ako, Puring. Natatakot pa rin ako matalo, pero... nandiyan na yan. Ang Maynila siguro ay parang ang itay sa akin nung bata pa ako. Umaharap pa lang ako sa kanya, naiihina ako sa takot. Wala akong pinakamalaking ambisyon noon. Kung hindi ang talunin siya sa anumang klaseng laro. Maliit man o malaki. Dahil para siyang Diyos na walang pagkatalo. Pagkatapos namin maglaro noon, ngingiti siya nakatayo. Tataas niya ang isa niyang kamay. Gustong-gusto ko siyang itumba noon. Gusto ko siyang patayin. Babalik na rin pala raw ng Maynila, sina Puring at Narsinga. Is that true? Is that true? Is that true? Oo. Ano na bang nangyari sa pagtuturo mo sa Kapitolyo? Magsisimula na ako sa pasukan. Kaya nga, panay ang ensayo ko ng Ingles.
Iayos ng mabuti ang dahon sa ilalim ng... Ano ba yan? Eh, masusugatan ng balat ng mangga eh. Angko. Po. Pare-pareho ba ang laki ng mga mangga lalagay niyo sa kain? Opo. Sinabihan mo sila lahat? Opo, tatlong beses po. Hoy, Lalong! Opo! Dahan-dahan niyang pagpitas! Huwag pababayang malaglag sa lupa! Di po! Nalalamugi! Opo! Suling! Hindi mo ako naririnig. Pero, gusto kong sabihin sa iyong lahat. Pero, si Narsing pa rin ang mahal ko. Pakinggan mo ang timok ng dibdib ko. Si Narsing pa rin ang nariyan. Pero hindi kita kailan maniloko. Malungkot lang ako noon. Naiintindihan mo ba ako? Hindi ka nagagalit sa akin. Kailangan mo yan. Anong gagawin mo pag wala na kami? Narsing! Kung mahal mo ako, magtiwala ka sa akin!
Pinag-uusapan ka na ng buong bayan. Ayaw mo pang maniwala! Totoo ba ito, Doray? Hindi totoo, Kuya. Bendeo. Hindi, Kuya! Huwag! Bernardo! Bernardo! Bilang pagsunod sa kaugalian sa baryong iyon, ay nilibot ni Narsing ang kabaong ng kanyang ama. Inisip ng mga taga-baryo na anong pa ito dapat nangyari. Nung panahon ni Elena. Quem aeternam dona eis domini, et lux perpetua lucia deis, requisant in pace. Amen. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Oh, my God.
Narsing, patawarin mo ako. Huwag ka nang babalik dito, Puring. Mabubulok ako dito sa kulungan. Pero mabulok din sana ang kaluluwa mo sa impyerno. Menardo, patawarin mo ako. Wala kang kasalanan, Doray. Meron, Menardo. Ilang beses nang nagpapasabi sa akin si Jose. Mahal mo pa rin ba siya? Huwag kang matakot magsabi ng totoo, Doray. Hindi ako ang itay mo o ang kuya mo. Mahal ko pa rin siya. Wala na akong ibang pamilya, Doray. Ikaw na lang. Bigyan pa rin natin ng pagkakataon mga sarili natin. Doray. Ba't di mo ako kinakausap? Pinagsisihan ko na ang nangyari. Pag natutulog ako ngayon, parang nakikita ko pa rin ang katawan niyang walang ulo. Nang pumunta ako sa baryong ito, wala naman akong ibang tangka, kundi maging kaibigan ninyong lahat. Gusto kong mapamahal sa inyo. Doray, kausapin mo naman ako. Iniisip kong mas mabuti pang hindi ka na dinala ng kuya sa baryong ito.
Dahil sa nangyari, pinalis ni Doray si Puring. Hanggang ngayon, hindi ko malaman kung paano ko nagawa ang lahat. Ando na yun. Kalimutan mo na. Saan ko ba nabasa yun? Sa Biblia yata. Ang anak daw, ang siyang papatay sa ama. Kaya mabuti nga siguro para sa amin eh, Talia na hindi kami magkaanak kahit kailan. Ah, paano? Marami pa ako asikasuhin eh. Salamat po sa dalaw. Siya nga pala, nariyan si Doray. Kanina pa naghihintay. Ayoko makipag-usap. Kanina man sa kanila. Tatlong araw na yung bumabalik ah. Araw-araw tuwing tapit-hapon ay naroon si Puring. Umaasa balang araw ay palalayain din si Narsing at babalik sa kanya. May kung anong kapangitang lumalabas mula sa kanyang dibdib at nakikita sa kanyang mukha. Katulad siya ng ibang tao habang patay ang puso'y, patay rin ang buhay. Ilang beses tinatanong ni Koryo kay Puring kung gusto nitong lumayo sa lugar na yun. Pero tumangki si Puring. Doon niya hihintayin ang pagbabalik ni Narsing. Balang araw ay patatawarin din siya nito. Kumalat ang balitang sa kulungan daw ay di matahimik si Narsing. Dahil gabi-gabi nagpapakita ang kaluluwa ng ama. Wala daw sinasabi ang ama. Basta't malungkot daw na nakatingin kay Narsing. Saka mawawala. Talagang wala akong magawa, Koryo! Magagalit sa akin ang ating mga kapatid! Pagkapinito lang kung babaan yan! Pagkatapos ng ginawa niya kay Gusteng! Apo ni Gusteng! Ano na sigurado ang anak yan ni Narsing? Alis ka dyan! Walang hiya ka, Koryo! Huwag mo akong idamay sa iyong kamalasan! Thank you.
Bakit, Goryo? Puring ay anak ng demonyo. May mga buhok sa mukha. May mga ngipin na. May dalawang sungay na araw-araw ay lumalaki. Kaming dalawa, gusto namin tumulong sa bata. Goryo, uy! Doon sa loob! Gusto lang namin papasok kami. Kayo na! Tutulong kami! Kung lumaki ka na, ano kaya ang itatawag nila sa'yo? Christina siguro. O kaya ay Teresa. Pero patawarin mo ako, anak, na hindi kita mabigyan ng pangalan ngayon. O maski na bukas. O maski sa mga darating na panahon. Ang simbahan ka tatanggapin para mapinagal. Mabuti pang wala ka na lamang pangalan. Mabuti pang wala na makaalala sa'yo. Anak ni Puring, yun lang ang sasabihin nila. Buti pang pangalan ko na lang. Mahal kita. Anak ko, mabuti pang mamatay ka na. Kaysa lumaki ka ang sinakda ng kapalaran. Kinatatakutan. Tinatawag na anak ng Diablo. Ang sabi ng iba, pinauni po ring ng buhay ang kanyang anak. Ang sabi ng iba, pinisil muna niyang ilong para mamatay. Uh-huh.
Nagsimulang magbalak tumakas si Narsing. Baka kailangan palayasin na natin si Puring. Siya kasi ang may dala ng kamalasan sa lugar na ito. Kasalanan din natin. Bakit magiging kasalanan natin? Anak niya ang halimaw at siya rin ang pumatay sa halimaw. Kasalanan ko po, Padre. Ako ang nagsumbong kay Mangustin. Kaya siya pinatay ni Narsing. Sa akin nagsimula ang lahat. Kung hindi ako naghagis ng bulaklak para kay Puring, hindi siguro umabot sa ganito. Hindi ako naging mabuting kaibigan kay Gusting. Kung ganyan kayo eh, di may kasalanan din ako. Dahil hindi ko pinanak si Puring. Sandali lang. Huwag sana tayong padadala sa kung ano-ano mang ating mga iniisip. Diyos ko, Padre. Ano na bang nangyayari sa baryo natin? Kung minsan eh, may mga bagay na hindi natin naiintindihan sa kilos ng tao at sa palakad ng Panginoon Diyos. Kaya't, walang nalalabi sa atin kung din tayo'y manalangin at maghintay ng kanyang kapatawaran. Narsing! Huwag kang lalapit. Sa bata. Pinatay ko siya. Sobra na talagang sama mo. Anak mo siya, Narsing. Hindi sa ibang lalaki. Pinatay ko siya dahil mahal ko siya. Pinatay ko si ito ng daan sa'yo. Narsing!
Dali! Pamunta pa natin! Squirrel! Hanggang ba dito? Alam si Doray para pumunta sa bangkay ni Narsing sa Maynila. Hindi nakasama si Puring dahil may karamdaman ito. Gustong sumama ni Minato pero di pumayag si Doray. Walang mag-aasikaso sa bukid.
ipapasama na lamang siya kay Aling Rosing. Walang nakaalam, maski si Minardo, maski si Puring, kung ano nasa isip noon ni Toray. Pero kailanman ay di na siya bumalik sa Mulawin. Pagkalibing kay Narsing, ay hinanap niya sa Kapitolyo ang dating kasintahan si Jose. Nagsama sila. Ako, ang kanilang naging anak. May sinusulat akong libro ngayon tungkol sa relasyon ng mga tao, ng mga mag-aama, ng mga mag-iina, ng mga magkabaryo. At kagabi, naalala kong muli ang mama. Ang mama kailanman ay hindi natahimik. Nakatakas siya sa Mulawin. Pero hanggang mamatay, ay wala siyang binabanggit kung hindi ang lugar na yun. Ang kanyang mga nagawa at di nagawa. Para bang dito siya sa amin sa San Juan nakatira. Pero ang kaluluwa niya ay doon pa rin nakahimlay sa piling ng mga wasak na kaluluwa ng Mulawin. Yun siguro ang dahilan kung bakit habang lumalaki ako, naging stricto ang mama. Huwag kang lalabas. Sino na naman ang lalaking kausap mo? Umuwi ka ng maaga. Hindi siya kailanman nakatakas sa Mulawin. Pati na ako ikinukulong niya doon. Nag-iisa na ako ngayon sa bahay na ito. Pero naririnig ko, nararamdaman ko sa bawat sulok at dingding ng bahay na ito. Si Narsing, si Puring, si Elena, ang mama, ang papa. Kaya siguro hindi ako nakapag-asawa. Hindi na dapat magpatuloy pa ang aming pangalan. Baka maghigpit lamang ako kagaya ng lolo. Dapat nang magwakas sa akin ang mahabang linya ng mga babae sa aming angkan. Siguro sa ibang panahon, sa ibang lugar, ay maaari kami magkaroon ng ibang klaseng buhay.
Isang hapon nagpaalam si Puring. Pupunta umano ito sa Maynila para dalawin ang libingan ni Narsing. Babalik din ito. Pero kay Lamaydi na ito nagbalik. Sabi ng iba'y may nakakita daw dito sa Maynila. Bumalik na uli sa dating trabahong bilang despachadora. Sabi ng iba, mas masahol pa doon. Naging masamang babae sa madidilim na lugar ng Maynila. Nakikipaglandian sa mga Amerikano, pa-Inglis-Inglis pa. Sabi ng iba'y ng madre, upang pagsisihan ang mga kasalanang nagawa sa buhay. Pero kailanman na hindi na nila nakita pa si Puleng.